Hi guys, hi mga katusok. So here is another vlog ulit. And sa vlog na to, I will show you yung mga laman ng aking warning box. So because I am working here in Saudi, sa polyclinic lang and not in the hospital, ang warning box ko, ginagamit ko lang siya pag kumukuha ako ng dugo from the outside or from the outpatient, like kung pupunta ako dun sa mga bahay ng mga pasyente nating Saudi, dun nagagamit ko yung warding box na to. And before, pagkukuha ako ng dugo outside the lab, like sa mga tirahan nga nila or mga bahay nila, mano-mano ko lang binibit-bit or nilalagay sa bulsa ko yung mga gamit, and napaka-hassle nun. Kaya sinabi ko sa kanila na magpo-provide na lang ako ng warding box para if anyone man or kung may patient man kami na nagpa home service, ito lang yung bibitbitin. So yan, ito lang yung bibitbitin ng aming medpack. So kumpleto na dito, and yellow lab gown or the yellow gown dahil nga may corona pa ngayon. So ano ba yung laman ng aming warding box? Let's see kung magkaparehas lang ba yung laman ng warding box niyo or pleb kit niyo sa warding box namin. So tingnan na natin. Tingnan na natin yung laman ng aming warding box. So may lock siya dito. So paano siya i-open? Ganito lang. Yan. Yan yung laman ng ating warding box. Ano ba yung hindi dapat mawala sa ating warding box? Syempre kailangan kumpleto yung tubes natin. Yellow tubes for chemistry, serology, immunosero, like that. EDTA for HbA1c, for CBC and other hematology examinations like blood typing, Coombs test. Red tube, same ng purpose ng yellow tube natin, for chemistry and immunoserology. So bali dito, pag naglagay tayo dito ng dugo kay yellow top and red top, ang makukuha natin, if isa-sentry natin siya, is serum. If dito naman kay EDTA, ang makukuha natin sa kanya ay plasma. So, meron tayong heparinized tube, citrated tube, and ito yung pang-ESR natin. Meron siyang oxalate. Okay? And meron tayong maliit na EDTA and maliit na yellow tube. Dito sa gilid, makikita nyo si oxalated tube din for ESR. So, ayan. ESR tube by Sinle. Ayan. Medyo nanginginig yung kamay ko. So, sorry. Isa-isahin natin yung ating mga tube. So, ito si gel clot activator. Meron siyang gel clot activator. Ito yung gel clot activator niya. Okay. Ang ganda ng kamay ko na dry na dry. Kasi nakaka-dry talaga dito. Ito naman, meron tayong EDTA, K3 EDTA. So, tri-potassium yung laman nito, no? Ayan, makikita nyo yung anticoagulant. Makikita nyo ba yun, guys? Ayun, no? Moist siya. Yun yung anticoagulant niya. So, ito naman, si red tube natin. Hintayin nyo palang mag-clot yung blood nyo, no, bago nyo i-sentry para mas maganda yung labas ng serum natin. Bago nyo i-sentry yung red tube nyo, you must wait for it to clot. Ito yung heparin lithium tube natin, 4 ml. Sodium citrated na tube, 3.2%, tandaan nyo, 3.2% ang sodium citrate na laman nito. For blood studies like PT, PTINR, APTT, D-dimer, and ito oxalated tube for ESR. Ang pinakaiba nito, yung tube na to, pag ginamit po natin 30 minutes, ito naman, pag ginamit natin 1 hour. So, later, ipapakita natin if how to use this tube. Naman si, ito tube din siya. Tapos, ito maliit na yellow for babies. For babies, tong dalawa na to. Minsan, nagiging pang matanda na pag konti lang ang nakuha naming dugo. So, yan yung mga tubes natin. Meron din tayong gauze.
Yan yung ghost natin. Na-sterilize siya noong August 9. So, 1 month yung validation or bago ma-expired siya, pwede natin siyang gamitin for 1 month. Yung ghost natin, bali siya yung substitute sa cotton dito sa Pilipinas. Sa Saudi, hindi na gumagamit ng cotton. So, ghost na lang yung ginagamit kasi mas madali siyang gamitin. Hindi mo na kailangan mag-cottonology or magbilot-bilot ng cotton. Kasi alam niyo naman sa atin, lalo na pag nag-intern ka, ang pinaka-mamamaster mo is cottonology. Yan. So, ayan, meron tayong alcohol pads. Ito na yung ginagamit natin dito, alcohol pads. Sa Pilipinas, may mga gumagamit na rin ng alcohol pads, pero meron pa rin nagko-cottonology. Like yung cotton, is lalagyan lang nila ng alcohol kasi mas tipid yun. And, Band-Aid. Dito sa Saudi, hindi na kami gumagamit ng tape. I don't know kung sa lahat ng facilities dito, pero dito sa amin, ang ginagamit namin Band-Aid. So, hindi na kami gumagamit ng tape. Iba Band-Aid na lang namin yung gauze. Ganun. So, mas maganda siyang tingnan. Ito, si Butterfly Infusion Set. Makikita nyo, 25 gauge niya. May buhok. Ito naman, yung isa pang butterfly infusion set. So, makikita niya, 23 gauge niya. So, habang lumalaki yung gauge niya, lumiliit yung kanyang bore. Or, ano ba yung bore? Lumiliit yung butas. Ayan, yung butas niya. So, ito, 25. Mas malaki yung gauge niya. Ibig sabihin, mas maliit dito, mas mabagal yung daloy ng dugo pag kumuha tayo. Same as sa syringe. Or any other na syringe. Basta yung merong tusok. Ito naman, 23 yung gauge niya. Ibig sabihin, habang lumiliit yung gauge, mas lumalaki yung butas. Ayan yung butas niya, makikita nyo. Mas malaki yung butas nito. Yung bore. Yun, yung bore ng needle, mas malaki. Habang lumiliit ang bore, the smaller the bore, the bigger the gauge. Baliktad. Baliktad yung pagkakonstruct ko ng sentence. The bigger the gauge, the smaller the bore. Okay? The smaller the gauge, the bigger the bore. Okay? Okay po. And next naman, ito. Ito yung activated na needle prick. Sa Pilipinas, ginagamit din naman to, pero meron yung iba. Like, sana pag-internan ko, yung, alam niyo yung sa RBS na pantusok, yung ito lang siya. Walang ganito. Yan, yung ganito lang siya. Hihiram ako sa ER para makita nyo. Tomorrow, siguro i-insert ko na lang sa, ano yung, dito sa video, no? Kasi ngayon, hindi ako makakatakbo doon. So, paano ba to gamitin? Tanggalin nyo lang to. Tutwist lang siya. Itutwist nyo lang siyang ganun. Tapos, basta itutwist nyo siya. Tapos, press this. Ah, halimbawa, ito yung natanggal nyo na to. Tusok nyo lang dito. Yan. No. Okay, dito. Sa pang third, na, sa pang second ring finger, diba? Tusok nyo ganyan. Tapos, pak. Ayan. May dugo na dyan. Tapos, ganyan nyo lang. Tapos, meron din tayong slide. Okay? For CTBT. Filter paper. Nalimutan ko siyang repila ng filter paper. Pero kung may kasamang filter paper, tong ating warding box. Meron din akong gloves. Hindi ko alam ito pa yung gloves ko, kaya nira-rubber band ko na lang siya. Ang messy niyang tingnan. Pero kasi gagamitin mo rin naman yan eh. Wala rin kalita ayusin mo. Yun. Tapos, ayan. Meron akong specimen bottle na sterilized. In case na si patient eh gustong mag-add ng urine, ready ako. Ito naman si sterile na syringe. 5 ml. Meron tayong 5 ml. Meron tayong 10 ml. Meron tayong 3 ml or 3 cc. So, yun nga. Ang gauge nila, wait, where is your gauge? I think this is 23. Ayan.
Ang gauge ng ating 3cc is 23 gauge. Ayan, 23G. Ibig sabihin, maliit lang. 23 lang. Maliit lang yung kanyang bore. Same ng 5cc natin, 23 gauge. Ang ating 10cc, medyo malaki. Kasi 10cc, if maliit yung gagamitin natin sa kanyang bore, baka may tendency na mag-clot yung blood natin. So, si 10cc natin, meron siyang 21 gauge. So, mas malaki yung bore niya kasi, di ba, the smaller the gauge, the bigger the bore. Ayan, mas malaki siya, okay? Mas malaki rin yung needle niya, tsaka yung bore niya. Ayan, si 10cc. Take note na yung mga syringe natin, for example, like this 10cc, hindi lang 10cc yung pwede mong mailaman sa kanya. So, ito yung 10cc natin, 11, then 12. So, pwede kang maglaman ng 12cc dito. And more. Depende na lang sa'yo. Ito naman. So, hanggang 5 ml siya, di ba? So, may 6 ml tayo dun and more. I don't know if maybe 6.5. Same din kay 3cc. So, ito yung end ng mahirapan ako kay ayan. Ito yung end ng 3cc natin, di ba? So, 4cc na dito and more. May extra, okay? So, ayun. Yun lang laman ng warding box namin. And, sa tingin niyo, anong kulang dyan? Siyempre, ang kulang dyan yung tourniquet. Kasi, nalimutan ko maglagay ng tourniquet. Tinanggal ko kasi yung tourniquet dahil nagamit na namin. So, let's go and kunin natin yung tourniquet para makompleto na. Lagi niyo itong ka-holding hands. Yan. Ganyan yung kuha niyo lagi dito. O siya lagi yung ka-holding hands niyo. May forever jowa kayo dito sa ating warding box. Yes, ayan. Ito. Okay. Uwi na pala ako. Ayan nyo guys. Long time. 10:55. So, 5 minutes na lang. Finish na yung duty ko. And, dahil nga po, polyclinic kami, walang papalit sa akin. So, ako yung magsasarado nitong laboratory. Yan, lagay natin dito sa tourniquet. Alam nyo, nung nag-i-intern ako, di na ako bumibili ng tourniquet. Kasi, binibigay siya ng mga nurses sa akin. Alam nyo, free lang tong tourniquet sa mga nurses. Alam nyo yung ini-insert ng mga nurses, yung purple gun, canula, ganun. Free lang yan sa Pilipinas. Kulay puti yun. Kaya ang ganda niya ang gamitin kasi kulay puti siya. Ayan. Ayan. Sarado na natin. Check natin dito. Itong reception area namin. Ayan. So, ito. Same din. Ayan. May non-bio. Hazard waste. Meron tayong infectious waste or biohazard waste. Ito yung ating puncture proof container. Ayan. Ito po yung puncture proof container natin. Di katulad sa Pilipinas. Nag-i-improvise lang tayo. Ayan. Yung nakita nyo din kanina. Na mga tubes na dyan din. Tapos ayun yung filter paper namin. Ayan. So makikita nyo po. Ito yung aming ayan yung system namin. Ayan. Marami kaming collection ng band-aid, alcohol pads, gauze, tsaka mga container. And dito po, social po tayo dito. Hindi lang basta-basta bibigay natin yung container na to. Bago natin ibigay itong container na to, kailangan lagay natin siya dito sa plastic. Ayan. So, ito ako nag-work. Itong CR nila, hindi masyadong maganda yung CR dito, pero kung sa hospital, ganda ng CR. Yung hospital, yung last video na pinakita ko sa inyo. CR ng malaki. Tapos, madilim na dyan kasi wala nang tao. Ako na lang yung naiiwan dito sa second floor. So, kakatakot. Yan, inak na natin. Ayun.
So, yun lang. Yun lang yung laman ng warding box. Anong oras na? So, mag-i-11 na. Mag-out na ako. Mag-check ko lang kung na-off ko lahat ng machines. Yung mga kailangan i-off. Yan. Si Kobas. Kobas kasi yung uso dito. Ito pa. Isang Kobas. Kasi Kobas. Meet our Kobas 311. Medyo hindi siya kinakatok ngayon, pero nung isang araw, kinakatok siya kaya nag-manual kami. Yan. Ito naman, meet the Eliza. Siya yung machine namin for Eliza. Ba't ko dinala yung susi? Mag-bees na ako. And that's all. Sana may natutunan kayo and I hope na makagawa pa ako ng maraming videos na pwedeng makatulong sa inyo. Thank you. Bye.